Proyecto. Magandang araw sa iyo, Sir Seth, at sa iyo mga tagapakinig. Ako nga pala si Bel, tubong sa Rangani. Sa lugar namin, may kilalang mag-asawang aswang pero wala ni isang nagpapatunay na mga aswang sila. Isang gabi, nasa 7 taong gulang pa lamang siguro ako noon, at ang bunso namin ay nasa 4 na taon. Sabay-sabay kaming natutulog kasama yung mama ko. Pagdating ng hating gabi ay iyak ng iyak yung kapatid ko na ito. Akala ng mama ko, nananaginip lamang, so pinapatahan niya ito. Tumahan naman. Pero bigla na namang umiyak yun hanggang sa nagsabi yung kapatid ko na may tao daw sa bubungan namin. Pula umano ang mga mata nang nakikita niya. Magulo ang buhok. Pangit. Gusto daw siyang kuhanin nun. Sa punto na yun, Sir Seth, parang nataranta si Mama. Pinabangon niya rin ako noong mga panahon na yun. Wala ang papa ko nun. Hindi ko alam kung saan pero hindi pa umuwi. Kumuha ang mama ko ng pulang damit at pinusuot sa kapatid ko. Hanggang sa tumahimik na siya at natulog ulit. Pagkatapos ng ilang oras, umiiyak na naman ang kapatid ko na ito. Pero noong mga oras na yon, andyan na po yung tatay ko. Sabi nito, nasa may puno umano ng niyog yung pula yung mga mata. Kukunin daw siya noon. Noon din, napagdesisyon na ng tatay ko na ilipat kami ng 2 kapatid ko sa bahay ng lolo at lola ko. Mga nasa 2 minuto lamang naman ang layo ng lalakarin. Sa paglalakbay namin patungo sa bahay ng lola ko ay medyo maayos naman at sinamahan kami ng kapitbahay namin na mahilig magpuyat na may daladalang matulis na itak. Fast forward tayo, Sir Seth. Bali sa panahon na ito, dito na kami nakatira sa lolo at lola namin. Hindi na muna kami bumalik ng kapatid ko sa bahay ng mga magulang namin. Ewan ko ba? Ewan ko kung bakit takot na takot ako sa bahay na yon matapos mangyari yung ganon. Isang gabi noon, maghahating gabi na. Yung lola ko ay may maliit na tindahan at lagi ang nagsasara ng alas 12 o alauna ng hating gabi. Kasama niya ako dun sa tindahan. Pero kasi wala nang din naman isang minuto, eh halos doon na rin yung bahay nila lola. Tabi lang ng tindahan. Tulog ako ng mga oras na yun sa loob ng tindahan nang bigla akong ginising ng lola ko. Sabay sabing, "Gumising ka, magsasara na tayo." Dumaan yung aswang. Ang tinutukoy niyang aswang ay yung mag-asawa na kilala bilang aswang. Pero sa mga oras na yun ay yung lalaki lamang umano ang dumaan. Wala pang 2 minuto. May bigla na namang dumaang ibon na sumusunod sa taong naglalakad na yon. At nung tumunog na yung ibon, papunta na rin kami sa bahay ng lola ko. Yung ibon, nakikita ko. Maliit pero nakakakilabot yung huni niya. Huni ng wakwak. Medyo pabulong pa. Kaya sabi ng lola ko, bilisan daw dahil wala kaming panangganon. Lalong-lalo na sa mga aswang. Kinaumagaan, kinikwento niya yun sa lolo ko at may sinabi din yung lolo ko ng mga oras na yon na meron daw isang tao na nahuli sa taas ng kawayan at hindi na makababa doon, malapit sa baryo namin. Araw-araw kasi doon ang lolo ko kasi may sakahan kami doon. Mga pulis nga daw ang nakapababa ng tao na yon at kini-question kung bakit nakasabit siya sa puno ng kawayan ng madaling araw. Pero Sir Seth, hindi yan yung mag-asawa. Bali buntis po yung nobya ng tito ko noong mga panahon na yan. Isang gabi, kumala kami ng ate ko na hindi nagpaalam at pumunta kami sa gym.
nanood ng basketball at pagka-uwi namin ay nakalock na lahat sa bahay. Hindi kami makapasok. Alam namin nagising pa ang lola namin noong mga panahon na yon. Kumbaga, pinaparusahan lamang kami. Tumungo kami ng ate ko sa malaking bintana sabay sabing, "Ma, buksan mo kami," na medyo may paawa effect pa. Pero hindi kaagad binuksan ng lola ko at nakailang ulit pa kami noon. Walang ano-ano. May biglang tunog sa may tinambak ng mga tugas ng kahoy na panghaligi. Bumubulong ito. Tunog wakwak. Nagtinginan lang kami ng ate ko. Tapos sabi ni ate, "Ma, buksan mo kami." Tumunog na naman yung wakwak na parabang nasa harapan lang talaga namin noon. Nagsigawan na kami ng ate ko na, "Mama," sabay iyak. Doon ay binuksan ng lola ko ang malaking bintana at pinailawan niya kami ng flashlight. Ano daw ba't kami umiiyak nun? Sabi ng ate ko ay may aswang nga sa may kahoy. Nagsitakbuhan kami sa may pintuan para makapasok. At yung lola ko naman, panay tapat ng flashlight doon sa may kahoyan. Sabi niya wala naman at sabi niya pa, baka daw ay mga pato lang yon. Kasi may mga pato yung lolo ko noon. Kinaumagahan, tawang-tawa yung lola ko na nagkwento kung anong nangyari sa amin. Hanggang sa nagsabi din yung buntis sa amin na nasa kabilang bahay lang. At ang bahay nila ay dun talaga sa tapat ng kakawyan na nakatambak kung saan namin narinig yung wakwak na yon. Sabi nito, meron nga daw tunog ng aswang kagabi. Hindi daw siya nakatulog kasi may panay lakad ng lakad sa may bubungan. At tinataboy ng asawa niya yon. Pero ayaw umalis hanggang sa narinig nga niya kaming dalawa na sumisigaw noon. Nagtawanan pa nga daw sila ng tito ko. Madagdag ko lang Sir Seth na yung mag-asawang kilalang aswang ay wala kaming narinig na may nabatay na yung mga yan. Kaya walang mga nagpapatunay na aswang sila pero ang sabi lamang ng kapitbahay, malansa umano yung bahay nila. Kinagabihan ulit Sir Seth. Kasi sa mga panahon na yon ay may kasiyahan sa plaza para sa paparating na fiesta o foundation sa amin noon. Galing kami sa Galaan kasama yung mga pinsan ko, ate ko, tita namin na buntis. Pag-uwi namin sa may bandang kanto, may sumabay bigla na napakalaking aso. Kulay brown. Nagdikitan silang lahat. Ako naman na walang alam. Wala lang. Nakita ko lang sila na nagdikitan. Sabi ko, naglalakad lang naman yung aso. Hindi yan mangangagat. Ang layo ng kanto sa amin, nasa 1 minuto lang din, sir. Nung nasa bahay na kami ng tita namin na buntis, agad-agad siyang kumuha ng bawang at luya. Nilagay niya sa tagiliran niya. Pinapasok niya kaming lahat sa loob at sabi niya, dito daw muna kami at sasamahan siya gawa ng wala pa si tito noon. Yung ibang bawang naman nilagay niya sa may bintana. Yung aso, sumasabay talaga sa amin noon. Nasa bahay na kami pero yung aso na sa may pinto at humiga pa doon. Hindi namin kilala kung kaninong aso yon. Biglang nagsabi yung buntis na aswang yon. Napalingon kaming lahat. Tapos sabi niya, tingnan niyo to. Pinakita niya sa amin yung langis na may mga gamot-gamot. Kumukulo. Nagpapatunay na merong aswang sa paligid. At yung bawang, agad na nagkulay sunog yon. Nilagay lang naman sa may bintana yun kaya kinaumagahan yung tito ko. Naglagay na ng mga sanga ng pomelo. Hindi ko alam kung ano sa Tagalog yan. Basta may tinik-tinik kasi yan. Pinalibutan niya yung buong bahay nila at sa may pinto, yung buntot pagi. Pinahiram ng matandang kapitbahay namin sa kanya kasi buntis nga ito. Hanggang sa mga ilang araw ang nakalipas, wala na kaming narinig na kung ano-ano at nakikita. Isang hapon, nag-aagaw ang dilim at liwanag. Ako lang mag-isa sa bahay ng lola ko. Yung lolo ko, nagpakain ng mga alagang hayop niya. Lola ko ay wala din sa bahay pati mga kapatid ko.
Hindi ko pa binuksan yung mga ilaw ng mga oras na yun kasi maliwanag pa. Biglang tahol ng tahol yung mga aso namin na mga oras na yun. Naisip ko na bakit hindi tumahol yung mga aso namin dun sa malaking aso. Hindi ko rin alam kung nasan na mga oras na yung mga aso namin. Tahol ng tahol. Papadungaw na sana ako sa may bintana kasi nasa itaas ako ng bahay doon. May nakita akong matandang babae sa pintuan ng kusina. Pero hindi niya ako nakita kasi nasa itaas ako. Hindi ko alam kung bakit nakakaramdam ako ng takot ng mga oras na yon. Tumakbo ako bigla sa kwarto. Tapos yung matanda ay panay tao po. Hindi naman katagalan ay dumating yung lola ko. Tapos yung lola ko parang galit sa kanya. Tinatanong ng lola ko kung anong kailangan mo ng tonong pagalit. Hindi ko alam kung anong sagot ng matanda basta na lang sabi ng lola ko, hindi pwede. Mamamatay kapag kukunin mo. Walang nagawa yung matanda kundi umalis. Sa pagkainan, mga nasa bandang alas 7 na. Biglang nagsabi yung lola ko sa lolo ko na si Inday manghihingi ng gamot ng tuba-tuba. Pero hindi niya umano binigyan. Gawa ng yung Inday na yun ay yung aswang. First time ko siyang makita noon. Hindi ko rin kasi masyadong nakikita yung mag-asawa na ito. Dahil bukod sa hindi kami pumupunta sa kabilang side ng mga kapitbahay kasi malapit sa akasya noon. Tinatakot kami na nangunguha ng bata yon. Ang tawag pa nga nila dun sa kapre na nakatira dun ay George. Nang ikwento ng lola ko yon, ang sabi ng lolo ko, magbantay umano kasi babalik yon. Sagot naman ni lola, iitakin niya daw kung gagambala gawa ng may buntis pa naman sa kabilang bahay. Nung natutulog na kami sir, hindi ko alam kung ano ang mga nangyari basta narinig ko na lamang itong si lolo at lola. Malakas daw ang ulan sa oras na yun, syempre masarap talaga yung tulog namin. Kinabukasan na ikinwento na nila yung nangyari. May bigla umanong narinig yung lola ko na tulog ng baboy na pabalik-balik dun sa may tanim ng tuba-tuba. Ginising niya daw si lolo. Sabi niya, gumising ka, may baboy. At nung tingnan ng lolo ko sa maliit na butas ng bintana, meron ngang baboy na pabalik-balik. At nung nakita ng lolo ko na inuungad yung tuba-tuba ay biglang kumuha ng itak yung lolo ko. Hinagis dun sa baboy na yon. Natamaan daw ito. Hindi na lumapit yung lolo ko kasi napakalakas talaga yung ulan nun. Maputik pa. Pero Sir Seth, kinaumagahan, wala ni isang bakas ng baboy dun sa gilid ng bahay namin. Pero yung tanim na tuba-tuba ay wala na. Kinalkal na parang hinablot ang buong ugat nito. Makalipas ang ilang araw ay may nakakita umano sa mag-asawang aswang. Yung lalaki ay may bagas na sugat sa braso na parang initak. Tinatanong nga daw yun kung ano ang nangyari. Sagot lamang ay nasugatan sa pag-araro. May bigla namang sumagot na baka inita ka dahil sa pang-aaswang mo. Sabay tawa na parang nagbibiro kasi nga kilala sila bilang aswang. At parang nasanay na rin silang tinatawag na aswang. Nung nalaman ng mga kapitbahay namin yung nangyari sa bahay namin, doon na sila nakasigurado na aswang talaga sila. Pero simula noon, wala na rin sila. Hindi na rin bumalik o nanggambala sa amin. Siguro, sa ibang lugar na walang nakakakilala sa kanila. Sa ngayon, buhay pa yung isa sa kanila pero nasa ibang baryo na nakatira. Sabi nga nila, yun lang daw ang aswang na makadiyos dahil laging nagsisimba.